Estados Unidos kung saan nireed o sinalakay nila ang Area 51. Ito ay para makakuha ng litrato o mga pruweba na totoong tinatago nila sa ating mga tao ang mga alien na nakakulong dito. At sa tangkang ito, nagkaroon sila ng komplikadong plano at detalyadong paglusog sa Area 51. Kabilang sa kanilang pangkat, ang mga tao uminom ng energy drink para sa karagdagang lakas. Andyan, ang mga batang ayaw magpabakuna, mga taong armado ng matataas na kalibre ng bato, at syempre, hindi mawawala ang mga Naruto runners. At ang pagtakbong yan ay live na nakunan ng kamera. At kung kaibigan, ikaw ay nagtataka kung bakit naisingit ko ito ay dahil, obvious pa, pinag-uusapan natin ang mga ninja at ang Naruto marahil ang dahilan kung bakit marami sa ating mga tao ang fascinated sa mga ninja at malamang dahil sa anime na ito kung bakit minsan sa tarang buhay mo ay ginusto mong maging isang ninja. Anyway, para mas magkaintindihan tayo lahat, ay gagamitin natin muli ang ating time machine para bumalik sa nakaraan. Susumbong na. Ang ginagawa na susumbong na. Ay unang sumbong sa Japan. Ang pangunahing trabaho ng isang ninja sa plan ay mag-espion sa mga sa base ng mga kalaban na hindi nakikita o gumagawa ng promosyon na siyang pwedeng maging sanhi ng mas malaking gulo sa pagitan ng dalawang panig. In short, they work in shadows. Ang mga ninja noong unang panahon ay kilala dahil sa mga gadget o burlolo sa kanilang katawan na ginagamit sa kamahan. Pero natanong nila ba na sa mga panahon kaya ngayon ay mayroon pa bang ninja na nabubuhay sa mundo? Yan ang ating tatalakayin. Sabay-sabay natin kilalanin si Jinichi Kawakami, ang pinakauling ninja na nabubuhay sa buong mundo. Ipinanganak siya noong 1949 at sa ngayon may edad na siyang 70 years old. Tama ang ginagawa kay Bigay. 70 years old na siya. Pero kung titignan, ang kanyang postura ay napakalakas pa. Pero alam nyo kaibigan hindi siya ang typical na ninja na alam natin. Tipong may hawak ng matalim na sandata o kaya naman kayang mawala sa isang iglap. Siya ang 21st head na kung tawagin ay Bangran, isang hukbo ng mga ninja noon na nakatala sa mga libro ang kanilang kasaysayan 500 taon na ang nakalipas. Siya rin ang itinuturing na may taglay ng mga tagong impormasyon ng mga ninja sa buong Japan. Alam nyo mga kaibigan nakapanood ako ng ilang mga video na online at napansin ko na talagang down to earth siya. Hindi yung tipong tinagurian lang na dalas ninja ay nagyayabang o kaya naman hakot ng papuri sa mga tao. Tulad ng nabanggit, he is not the typical ninja that we know. Ang sabi niya sa isang interview, I think I called the last ninja as there is probably no other person who learned all the skills that were directly handed down from ninja masters over the last 5 centuries. Dagdag pa niya, ninjas proper no longer exist. Pero sa interview na ito, i-demonstrate niya ang mga tools at mga taktika na ginagamit ng mga ninja noong sila unang panahon. At ang ilan ito ay ang mga susunod. Ito ay ang tinatawag na tekogaki o hand claws. Ito naman ay kaginawa o iron gambling hook. At syempre, hindi mawawala dyan ang mga shuriken at marami pang iba. Nakuha niya ang lahat ng kanyang pinag-aralan sa isang tao na may pangalang Masado. Yay! Pina! Ang ninjutsu. 6 taon muna siya roon nang magsimulang itrain ni Masado ang pag-aaral ng mga ninja. Tama na yun! Ang pag-aaral natin sa ating mga paaralan ngayon. Yung nga lang, masyado itong teknikal. Halimbawa, ang mga ninja ay nag-aaral din ng joystick. Pinag-aaralan ito ng mga ninja noon para gumawa ng kung ano-ano ang lason na pwedeng gamitin sa kapatan. O kaya naman, gumawa ng mga pampasabog. Loider, o panahon, pag-aaralan ito ng mga ninja. Kung sila ay may pupuntahan kalaban, ay mapipredik nila ang panahon na siya namang gagawin nilang at